pagkikisa, nagkaroon ng tinatawag na grass fire na tumupok sa 3 hektaryang damuhan sa Malolos, Bulacan. Wala naman nasaktan, pero ang usok ay umabot hanggang sa 3 kalapit na barangay. Nakatutok si GMA News Stringer, Romel Ramos. Maghapong tirikang araw, kabiglang sumiklab ang apoy sa 3 hektaryang damuhan ito sa barangay Balayong, Malolos, Bulacan. At dahil tuyo ang damuhan, agad kumalat ang apoy. Ang makapal na usok umabot sa mga kalapit barangay tulad ng Atlag, Bagna, Panasahan at Matimbo. Napansin namin na makapal na ang apoy, natatunan namin sa aming fire station. Subalit walang tumatawag ng sunog. Kaya nung pagdating namin doon sa lugar, medyo malaki na ang apoy. Tatlong truck na bumbero mula sa Malolos Bureau of Fire Protection ng Romesponde. Inabot ng halos 3 oras bago tuloy ang naapula ang sunog na umakyat sa unang alarma. Batay sa investigasyon ng BFP, may nagsigaro sa damuhan na naging dahilan ng sunog. Mabuti't walang naiulat na namatay o nasaktan sa insidente. Pero lubhang delikado ang mga grass fire, lalo na kung mangyari sa mga pangunahing highway kung saan maraming damo. Tulad na lang ang nangyari sa North Luzon Expressway Abril noong nakaraang taon, pahirap pa ng mga sakyang makalusot sa malaulap na puting usok mula sa nasusunog na damo na posible raw nagsimula sa itinapong upos ng sigarilyo. Kaya paalala ng BFP, huwag magsisiga sa damuhan at magtapon ng upos ng sigarilyo sapagkat tuyo na ang ating mga damo at madaling kakalat ang apoy at maaaring pagmulampan ng aksidente ng mga motorista. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News.